Hi guys, good evening. So, gabi na. And ngayon lang po dumating ang aking order na Monstera Deliciosa. So, seeds po ito na na-order ko online. Pre-order po siya actually. So, ayan, 150 per seed. Pero per order po ay 5 seeds po. Minimum order. So, I got 3 sets of order. Natig 150, natig 5 seeds per tub. So, ganito po yung lagayan niya. Ayan, nakalagay po siya sa ganito. Ayan, dito. And nilabas ko lang po sila to make sure na 5 seeds po yung laman per tub. And ayan, nakakatuwa guys kasi yung seeds is may sprout na siya. Ayan. So, kung nakikita nyo po, ayan po, may sprout na po yung seeds. Almost of them ay, ano, parang tansya ko lang is 100% yung, ano nila, yung chance na mabuhay. Let's see guys. So, yan. Ito, nakakatuwa guys. So, kasi medyo malaki na yung sprout niya. Ayan. And lahat po sila is meron ng sibol. Ayan. Pero itong isa is amazing kasi malaki na. So, abangan natin guys ang ating Monstera Deliciosa na tumubo at magpatuloy na lumaki. So, ito guys is Coco Hash. So, ayan. Abangan nyo, gagawa ako ng vlog about DIY Kemi Root Pole. Ganyan. So, ito po ay balat ng buko. Nang hingi po ako sa labas. And yan, pinagtsagaan kong hinimay. So, patatapos ko lang din himayin to. Medyo basa-basa pa siya. Ibibilad ko bukas. So, ayan. Balik tayo sa Monstera Deliciosa natin. Dito ko pa din siya itatanim, guys. Hanggang sa lumaki sila. And yan, dadagdagan ko lang po yan ng soil. Yan. So, meron ako ditong loam soil na mixed soil na nabili din online. So, dadagdagan ko lang po siya. Diyan ko din po itatanim. So, hindi na lang po natin pupunuin ng gusto. Kasi pag lumabas na po yung leaves, let's see ha. Pag lumabas na yung leaves is aalisin na natin yung takip ng ating tub. Pero sa ngayon, since i-ano pa lang natin sila. Ayan. So, ang tawag ko dito guys is seeds propagation. So, check nyo na rin dyan sa I button sa taas. So, yung mga propagation ko na ginawa sa Monstera Adansonii. Ano naman yun? Cutting propagation ng soil propagation at water propagation ng Monstera Adansonii. So, yan guys. Yung soil mix. Then, diligan na lang na po natin para ma-moisten yung moisten ng putik. Ma-moist ang soil. So, eto guys, yung dinidilig ko is humic plus. So, ito yung ginagamit ko na soil, ano, root grower na rin at the same time. Para mas mabilis yung propagation natin, yung pagtubo ng seed. So, binasa ko lang siya. Hindi siya wet na wet, guys, ha. So, yan. So, binasa ko lang ng bahagya para may moist yung soil natin. So, yan, guys. Ang color nung humic plus is black. So, medyo messy. Messy siya tignan kasi black. Pero, ginagawa ko siya. Ayan. So, direct siya sa soil. Pwede nyo rin po siyang gawing water propagation. Like this one. My Monstera Adansonii. Yan. So, water propagation ko si Monstera Adansonii. So, let's proceed. Itanim na po natin yung ating seeds. So, yan. So, yan guys. Iingatan ko na lang na hindi siya masaktan. Ingatan mo siya dahil mali ako nung inayaan ko siya na
ingatan natin siya huwag natin sasaktan. Kasi baka maudlot ang kanyang. Ayan. So, first time ko kasi mag-order sa kanya, dun sa seller. Kaya, minake sure ko lang na kung totoo nga ba na 5 seeds yung nasa tub. So, I want to make it sure na 5 seeds na. Kaya ako siya in-open. Yun na nga lang. Tapos, budburan ko na lang siya. Para matakpan yung seeds. So, ganyan na lang. So, ibabalik ko pa rin guys yung kanyang, ano ah, takip. So, one lang. Tignan tayo sa isa. So, meron na din siya. Almost lahat sila is may sprout na. So, yung iba is malalaki na. Yung iba is, ano, possible pa lang, maliliit pa. Ayan, ang ganda. Ayan na po. Tapos na ang ating pangatlo. So, ayan. Kung makikita nyo, may nakasibol na dalawa. So, hindi ko na lang siya binaon. Tapos, i-miss na lang po natin every day, ganyan, or every other day. So, ayan din. May sibol din po siya. So, ito yung malaki yung sprout. Para makita niyo. I-miss natin siya. I-miss natin yung itim-itim para maalis. So, ayan. Kita na ba? So, ayun. Yan, yung sibol niya. Abangan natin po guys.